Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Kung malungkot ka, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming iahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako, si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Sama-sama tayo, Pilipino! Tiniyak ng bansang Germany ang suporta sa Pilipinas, kaugnay ng paglaban nito ng karapatan sa pinag-aagawang West Philippine Sea. Ayon kay German Chancellor Olaf Scholz, mahalagang igalang ng bawat isa ang umiiral na batas, kabilang ng pagkapanalo ng Pilipinas sa arbitral ruling ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ang iba pang detalye sa balitang yan, panoorin sa report ni Let Narciso. Nakuha ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commitment ng Germany sa proteksyon sa karapatan ng mga Pilipino sa West Philippine Sea. Sa joint press conference kasama ang Pangulo, binigyang diin ni German Chancellor Olaf Scholz ang pagkilala sa international law, partikular sa mga batas na gumagabay sa international navigation gaya ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Sabi ni Scholz, mahalagang igalang ng bawat isa ang umiiral na mga batas kaya naman suportado nito ang Pilipinas sa pagtiyak na napoprotektahan ang mga karapatan nito. We have the UN Convention on the Law of the Seas. We've got an arbitral tribunal which happens to have its sea in my hometown Hamburg, that is. And important judgments have been passed over the course of the year. I believe it to be very important that each and everyone adheres to the legislation in place. We've talked about this today, as I said, and I made it clear that we support the Philippines in ensuring that the rights are being protected. Sa panig ni Pangulong Marcos, sinabi nitong hindi ibinabasura ng Pilipinas ang proposals ng China. Iginiit ng presidente na hindi kinikilala ng sinumang bansa, lalo na ang Pilipinas, ang 10-dash line na ginagamit na basihan ng China sa kanilang teritoryo. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon. And until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward. Para sa NBC TV Network News, ito si Lef Narciso. Sama-sama tayo, Pilipino. Suportado umano ng maraming Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos sa pagdepensa sa soberanya ng Pilipinas ayon sa isang mambabatas. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Nagkakuha ng malaking suporta mula sa mga Pilipino si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang paninindigan na ipaglaban ang soberanya ng ating bansa at para sa kanyang mithiin na magkaroon ng malakas na seguridad ang Pilipinas. Base ito sa resulta ng isang survey ng Okta Research kung saan halos 80% ng mga Pilipino ay payag na labanan ang mga banyagang susubok na sumira sa seguridad ng bansa. 1,200 katao ang sumagot sa naturang survey kung saan tinanong ang mga ito kung handa silang lumaban para sa Pilipinas kung sakali mang magkaroon ng kaguluhan sa pagitan ng ating bansa at dayuhang kalaban. Ayon kay House Foreign Affairs Committee Member Representative Roda Robes, nagpapakita ito ng positibong pagtanggap ng mga Pilipino sa pagtindig ng gobyerno pagdating sa ating soberanya. Sa Mindanao, ang may pinakamaraming nagsabing handa silang labanan ang kalabang dayuhan sakaling magkaroon ng gyera.
Paliwanag ni Robes, nagpapakita lamang ito na kung kakailanganin ang presensya ng mga Pilipino para magsilbi sa kanilang bayan, kusang loob na papayag ang mga ito para paglaban ng bansa, bagay na nagpapakita ng kanilang pagmamahal sa bayan. Pero giit ng mambabatas, hindi ito nangangahulugang isasantabi na ang paggamit sa diplomasya para ayusin ang gusot sa ibang bansa, lalo na tumitindig si Pangulong Marcos na dadaanin sa mapayapang usapan ang pagsasaayos ng away sa teritoryo sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey noong nakarang taon matapos bombahin ng China Coast Guard ng water cannon ang mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na papunta sa Scarborough Shoal. Para sa MBC TV Network News, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Higit 80 milyong halaga ng mga makinaryang pansaka ang ibinahagi ng DA PhilMec sa mga magsasaka at iba't ibang Farmers Association sa probinsya ng Surigao del Sur. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Namahagi ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec ng mga makinang pansaka na may kabuang halaga na 89.4 million pesos sa probinsya ng Surigao del Sur. Nasa 98 units ng agricultural machinery at post-harvest facilities ang i-turn over sa 45 farmer cooperatives and associations at mga local government units sa Tandang City, Surigao del Sur noong March 1. Parte ito ng programa ng Department of Agriculture kung saan layunin nilang matulungan ang mga magsasaka sa pamamagitan ng mga agricultural machines sa iba't ibang panig ng lugar sa Pilipinas. Ang nasabing machinery grant ay binubuo ng floating tillers, four-wheel tractors, rice combine harvesters, single-pass rice mill, recirculating dryer, riding-type transplanters, at mobile rice mill. Ang mga benepisyaryo ng nasabing makina ay ang mga magsasaka mula sa Bayabas, Cagwait, Cantilan, Carrascal, Lanuza, Madrid, Tandang City, Lingig, San Miguel, San Agustin, Tago, Barobo at lungsod ng Bislig. Makatutulong ang mga makinarya na ito upang mas mapanatiling sapat ang supply ng pagkain sa ating bansa at makatulong sa trabaho ng mga magsasaka sa sektor ng agrikultura. Isinusulong naman sa Kamara na mabigyan ng maternity cash grant ang mga kababaihan sa informal sector. Ang mga detalye tutukan sa report ni Milky Rigonan. Dapat mabigyan din ng maternity cash benefit ang mga kababaihan na nagtatrabaho sa informal sector at inimiyembro ng Social Security System. Nakapaloob ito sa House Bill 170 na akda ni Bicol Saro Portilis Representative Brian Yamsuan. Sa ngayon kasi, limitado lamang ang maternity leave at benefits sa mga miyembro ng SSS. Kaya naman napipilitan ang mga ina na magpatuloy sa pagtatrabaho habang nagpapalakas matapos manganak. Ayon kay Yamsuan, sa kanyang bill, ang mga kababaihang nagtatrabaho na hindi voluntary o regular SSS member ay makatatanggap ng one-time direct maternity cash benefit mula sa DSWD. Ang halaga nito ay katumbas ng 22 araw na umiiral na minimum wage rate sa rehiyon kung nasaan ang manggagawang ina. Kung dito sa Metro Manila, sinabi ni Yamsuan, ang isang manggagawang ina na nasa informal sector ay makatatanggap ng 13,420 pesos mula sa DSWD. Ipinapanukala na kunin ito mula sa kita sa excise tax na makukolekta naman mula sa matatamis at nakalalasing na inumin, tobacco at vapor products at kung kinakailangan, kukuha sa national budget bilang pandagdag. Itanaon ni Congressman Yamsuan ang pagsusulong ng bill ngayong Marso na buwan ng mga kababaihan. Para sa MBC Network News, ako si Milk Rigunan. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa unang pagkakataon, nakapagbigay ang BFAR at PCIC ng death insurance benefits sa naulilang pamilya ng isang pumanaw na bantay-dagat volunteer. Malaking tulong umano ito sa pamilya maging sa ilan pang mga bantay-dagat volunteer na makatanggap ng medical assistance. Ang iba pang detalye tutukan sa report ni Pamela Adriano. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagbigay ang opisina ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ang Philippine Crop Insurance Corporation ng insurance benefit o death claim benefit sa isang naulilang pamilya ng isang bantay-dagat volunteer. Ayon sa ahensya, isa sa nabigyan ng 55,000 pesos na insurance claim ang pamilya ng bantay-dagat volunteer na si Arnel Radan na siyang pumanaw dahil sa heart attack.
Ayon sa asawa ni Arnel, malaking tulong daw ito sa kanilang pantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan, pambayad ng utang at pagbili ng apat na biik para sa kanilang pagninegosyo. Sa pamamagitan ng Information and Fisherfolk Coordination Unit o IFCU, layo ng ahensya na mabigyan ng pondo para sa one-year coverage Bantay-Dagat Insurance Program, ang unang deputized batch ng Bantay-Dagat Volunteers. Ito ay ang mga enrolled beneficiary mula Nobyembre ng nakaraang taon hanggang November 6 ngayong taon. Sa kasalukuyan, mahigit 3,000 Bantay-Dagat Volunteers na ang nakakatanggap ng medical assistance sa ilalim ng Death Benefit Program at bahagi ng Fisheries Management Fund na nagkakahalaga ng 50,000 pesos sa bawat benepisyaryo. Magandang balita naman para sa mga kababaihan sa Pilipinas. Magkakaroon kasi ng libreng breast cancer test at iba pang serbisyo ang PhilHealth simula sa Hulyo at bilang pag-alala na rin sa Women's Month ngayong buwana. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Mili Borja. Bilang pagdiriwang ng National Women's Month, inilunsad ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ang libreng mammogram at ultrasound service para sa mga kababaihan simula sa Hulyo laban sa breast cancer. Ito ang inilunsyo ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez bago ito bumiyahe kasama si Pangulong Bongbong Marcos sa working visit nito sa Berlin, Germany at Czech Republic. Ayon kay Romualdez, magandang balita ito para sa mga kababaihang Pilipino, lalo na ngayong Women's Month, kasabay ang pagpuri nito sa ahensya sa inisyatibo nito sa pagtugon sa pangailangan ng mga kababaihan. Dagdag pa na House Speaker, mas mainam na malaman ng mas maaga ang mga health concerns na walang kaakibat na problema ang pangpinansyal. Dahil sa programa na inilunsad ng PhilHealth, mas nakatutulong ito upang makaligtas ng buhay at mapangalagaan ang kalusugan ng mga babae sa bansa. Ayon naman kay PhilHealth Board of Directors Health Secretary Teodoro Herbosa, inatasan nito ang PhilHealth na palawakin pa ang kanilang healthcare benefits sa Pilipinas sa ilalim ng konsulta benefit package. Samantala, tumaas din sa 1.4 million pesos ang Z-Benefits package ng PhilHealth para sa cancer patients mula sa 100,000 pesos ngayong buwan. Tumaas ngayong taon ang naging produksyon ng lokal na gatas sa Pilipinas ayon sa National Dairy Authority. Tutukan ang iba pang detalye sa report ni Arnold Herrera. Tumaas ang produksyon ng lokal na gatas sa bansa ayon sa National Dairy Authority o NDA. Ayon sa talumpati ni NDA Officer in Charge Gavino Alfredo Benitez, sa pagdiriwang na 29th na anibersaryo ng NDA sa Quezon City, bumaba rin sa 98% ang importasyon mula sa 99% noong 2023. Dagdag pa ng OIC, on track anya ang ahensya sa target nitong maitaas ng 5% ang local milk sufficiency sa 2028 o sa target na 80 million liters. Kumpiyansa si Benitez na papalo sa 40 million liters ng gatas ang magiging produksyon sa susunod na taon. Samantala, lumago ng 45% ang herd production ng bansa mula sa 52,000 noong 2018 ay naging 75,000 noong 2023. Sa ibang balita, inordenahan na ang kauna-unahang Pilipinong pare bilang obispo sa Philadelphia. Itinuturing itong makasaysayan at kabilang na sa ika-apat na naging obispo sa buong Estados Unidos. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Inordenahan na sa isang solemn installation rites na ginanap sa Cathedral Basilica of St. Peter and Paul sa Philadelphia ang paring Katoliko na si Father Efren Esmila bilang auxiliary bishop nitong March 7. Itinuturing itong makasaysayan dahil ang 61-year-old na si Father Esmila ang kauna-unahang Pilipinong pari na inordinahan bilang obispo sa bansang Philadelphia at ika-apat naman na Filipino bishop sa buong Estados Unidos. Ayon kay Father Esmila, ang pagkakatalaga sa kanya bilang obispo ay kabutihang kaloob ng Diyos, hindi lamang sa mga tao sa Philadelphia, kundi pati na rin sa mga mananampalataya sa Pilipinas. Ayon naman kay Philippine Consul General Senen Mangalile, isang paraan din ito at pagpapakita ng kontribusyon ng mga Pilipino sa pananampalataya sa simbahang Katoliko sa US. Si Father Esmila na titular bishop ng Otana ay naordinahan ng 3 buwan matapos i-appoint ni Pope Francis kabilang ang 2 pang pari na si Kit Chalinsky at Christopher Cook
bilang auxiliary bishops. At para naman sa mga Katolikong Pilipino sa Philadelphia, itinuturing na isang answered prayer mula sa pagkakatalaga ng Santo Papa kay Esmila ang pagka-appoint nito bilang obispo. Nagpakita naman ng suporta at pagmamahal ang mga kamag-anak at pamilya ni Father Esmila na dumalo sa ordinasyon nito bilang bagong obispo sa pamilya. Kabilang din sa mga prelates na dumalo sa ordinasyon ay ang unang Pilipino rin na appointed bilang obispo sa Amerika na si Bishop Solis of Salt Lake City at Bishop Milo Hubert Vergara ng Pasigan Apostolic Administrator of the Diocese of San Pablo, Laguna. Magsisimula naman sa kanyang tungkulin bilang auxiliary bishop si Father Esmila sa Archdiocese ng Philadelphia matapos ipagpatuloy ang paglilingkod nito sa kanyang parokya hanggang Hunyo. At the better news naman tayo sa usapang showbiz, Philo Iconic, i-ready nyo na ang inyong combat dahil may special gift ang K-pop group Icon para sa inyo bago ang kanilang military enlistment ngayong taon. Ang mga detalye sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Nakatakdang bumalik sa Pilipinas ang South Korean boy group Icon para sa isang gabing puno ng electrifying performances na for sure kilig ang hatid sa Pinoy fans. Sa April 7, magpapasiklab sina Song, Bobby, DK, Jun at Shen sa 2024 Icon Limited Tour Get Back in Manila na gaganapin sa Smart Arenera Coliseum. Ang limited tour na ito ay special gift ng grupo para sa fellow Iconic bago ang kanilang pagpasok sa military ngayong taon. Hindi naman makakasama sa tuturong concert ang leader ng grupo na CJ dahil kasalukuyan na itong nagsisilbi sa Army. Ang presyo ng tickets ay nakakalaga ng mula 3,800 pesos hanggang 13,500 pesos na may kasamang fan benefits tulad ng soundcheck pass, photo card set at raffle entry for signed Polaroid, album poster at iba pa for MVP ticket holders ayon sa local promoter CDM Entertainment. Ilan sa mga pinasikat na kanta ng Icon na nag-debut year 2015 ay Love Scenario, Rhythm Tha, Killing Me, Bling Bling at Goodbye Road. Huling nasa bansa ang Icon noong August bilang bahagi ng kanilang Take Off Tour. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Nawa'y napa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang libreng breast cancer test na inilunsad ng PhilHealth para sa mga kababaihan sa Pilipinas. Magkakaroon kasi ng libreng mammogram at ultrasound services sa mga ito kung saan malaking tulong sa mga kababaihan lalo na sa bansa na hirap sa pag-access sa mga ganitong serbisyo dahil na rin sa taas ng presyo nito o mahal ng bayad. Ngayong Women's Month rin, malaking bagay na sa ganitong paraan ay mapangalagaan natin ang kalusugan ng ating mga kababayan lalo na sa mga babae na karaniwang dapuan ng ganitong mga karamdaman. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo muli kami para malaman nyo ang mga balitang hatid ay good vibes. Para naman sa ating mga live streamer sa website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, laging mas maganda ang mga araw, laging mas maganda ang mood sa pagharap sa buhay, kung alam mo ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito po si Rovic Manuel. Sama-sama tayo, Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.